Tikmah natin. Ay, ang sarap. Woo! Panalong panalo. Hindi ko ma-explain. What's up, guys? Welcome sa Lutong Karinyoso. Today, iba naman to, gagawin natin. Squid naman tayo. Kaya today, ang gagawin naman natin ay Tomato Squid Stir Fry. Hey! So, para dito sa Squid Stir Fry, no? Ito yung mga ingredients niya at yung mga measurements. Okay? Pasok! So, mabilis lang itong pagluto na itong stir fry na to, no? So, una muna natin gagawin yung sauce. Okay? So, para dun sa sauce natin, no? Ito, gumamit lang ako ng tomato sauce. Bari 100 ml siya na tomato sauce. Then, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng oyster sauce. Yan. At 1 tablespoon din ng soy sauce. Yan. Hindi na puno. Yan. Maglalagay din tayo ng 1/2 teaspoon ng ground pepper. Yan. Tapos haluin natin. Ito ngayon yung sauce natin. Yung gamit kong tomato sauce, yung Filipino style. Medyo matamis siya yung Filipino style. Yun yung kursonada kong lasa. Pero pwede naman yung ordinaryong tomato paste. Tomato paste, pwede rin. Tomato sauce, tomato paste. Ano lang naman yan. Timplahan lang. Tansyahan lang sa timpla yan. Yan. So, okay na yan. O, next step, gagawin naman ngayon natin, magsasangkot siya na ngayon tayo. Set natin sa fry. Low heat. Low heat lang muna tayo. Tapos, lagay tayo ng cooking oil. Mga 1 tablespoon. Tingin lang natin minute. Then, lagay natin yung ating white onion. Medium size lang na white onion yun yung ginamit ko. Yan. Bango. Pwede rin naman yung red onion dyan. Okay lang naman yun. Yan. Kaya lang natin mag-translucent dyan. Yan. So, medyo translucent na. Lagay na ngayon natin yung ating garlic. Sangkot siya lang. Then, lagay natin yung ating onion leeks. Yan. Yan, no? Di ba? Pagkalagay ng onion leeks, lagay na ngayon natin yung tomato. Ay, nako. Ang sarap nito. Thank you.
Then, lagay natin yung ating red bell pepper. Isang red bell pepper ang ginamit ko dyan. Tapos, lalagyan natin ng konting tubig. Yan. 1/4 cup na tubig nilagay natin. I-sear lang natin ng bahagya yan. Whoop! Yan. Pagka ganyan, no? Ilalagay na ngayon natin itong ating sauce. Yan. Sayang yung ano yun. Tuloy natin. Yan o. Ano lang natin bahagya. Seed lang natin bahagya. Ayan o. Pag nakita nyong na kumukulo na. No? Bali, ang pagluto kasi na itong ating squid. Mabilisan lang, saglit lang. Mga 2 minutes natin siyang lulutuin. Okay? Lagyan na natin. Haluin natin. Yan, no? Ay, nako. Ang sarap nito. Yan. Laksan na natin ng konti para mabilis maluto. Yan, no? Tapos, lagay na natin yung sili. Pagka 1 minute na lang yung ano. After 1 minute, para may anghang. Hindi kasi natin pwedeng patagalin yan, no? Kasi kumukunat yung squid eh pagka matagal mong niluluto eh. So, dapat 2 minutes lang. Tapos taasan nyo na yung apoy para mabilis maluto yung ano, squid. Basta kailangan 2 minutes lang yung ano, pagkakaluto sa kanya. Yan, no? Tikman natin. Ay, ang sarap. Woo! Panalong panalo. Hindi ko ma-explain. So, lapit na mag 2 minutes. Diba? Patayin na ngayon natin. Naka 2 minutes na. Mau-overcook yung ating pusit eh. So, i-serve na ngayon natin to. Iyan! Luto na ang ating tomato squid stir fry! Hi-hi!